Good morning po mga kanayon! Ako si Anna, ang inyong makakasama dito sa Usapang Baboy. Last week po, pinag-usapan natin ang tungkol sa kalagayan ng industriya ng pag-aalaga ng baboy. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga buntis na inahin. Baka po naitatanong nyo, bakit po mga buntis na inahin? Siyempre, malapit na po ang Pasko at gusto po nating makasigurado na ang mga baboy na ma-harvest po natin ay yung magaganda at malalaking mga baboy. Sa mga nagbabalak pong magtayo ng farm dyan, huwag po kayong mag-aalala dahil pag-uusapan po natin yan sa mga susunod po nating modules. Ngayon po, sisimulan na natin ang talakayin natin tungkol sa buntis na inahin. Paano mo ba natin nalalaman na buntis na po ang ating inahin? Unang-una po, ang inahin ay hindi naglalandi makalipas ang 21 days matapos po nating mapakastahan. Ngunit kadalasan po ay mapapansin na natin ito sa loob ng 17 hanggang 24 days. Pangalawa po, mas malakas pong kumain ang inahin kumpara sa pangkaraniwang gana. Pangatlo, unti-unting paglaki at paglawit ng tiyan dahil sa sinapupunan. Pang-apat po, namimintog po ang mga suso ng inahin. At pang-lima, tahimik po ang buntis na inahin kumpara sa ibang baboy. Ngayong alam na po natin na buntis ang ating inahin, ihanda na po natin ang kulungan o gestating pen. Siguraduhin malinis po ito at disinfected. Gumamit po tayo ng microban, 10 ml po sa kada 4 na litrong tubig. Iwasan din natin ang mga stress factors gaya ng mga sumusunod. Unang-una po, ang pag-iba-iba ng temperatura. Kalimitan po, kapag sobrang init, maaari pong makunan ang inahin. Kapag sobrang lamig naman po, maaari po silang magkaroon ng ubo at sipon. Ang pangalawang stress factor po na dapat nating iwasan ay ang kakulangan sa pagkain at tubig. Ito ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkasakit, pagkakunan at pagkamatay. Siguraduhin pong sapat ang dumadaloy na tubig sa nipple drinkers. Dapat po ay 2 litro kada minuto. Mahalaga ring bigyan ng tamang sustansya ang mga buntis na inahin. Ang Mama Pro Developer po ay tamang-tama ang timpla upang matugunan ang sustansya na kailangan ng buntis na inahin, ganun din po ng mga biik na nasa sinapupunan pa lamang. Ayon nga po sa mga pagsusuri, mas mataas ang birth weight, mas mataas din po ang winning weight o ang timbang sa pagwalay. At syempre, ganun din po pagdating sa bentahan. Sundan nyo lamang po ang feeding program ng Mama Pro Developer na matatagpuan po natin sa mga brochures na maaari nyo rin pong hingin. Iwasan po nating maging masyadong mataba o masyadong payat ang mga inahin dahil malaki po ang epekto nito sa performance ng inahin sa mga susunod po niyang panganganak. Kasama po sa pag-aalaga ng buntis na inahin ay ang pagbibigay ng angkop na bakuna upang mabigyang proteksyon ang mga biik na nasa sinapupunan pa lamang. Kumonsulta po tayo sa veterinaryo na pinakamalapit po sa ating lugar. Ang buntis na inahin ay mataas din po ang pangangailangan sa iron. Bigyan po natin ng Jectran Advance, 2.5 ml sa day 85 ng pagbubuntis at booster shot naman na 2.5 ml din sa day 100 ng pagbubuntis. Ito po ay para maiwasan ang iron deficiency na maaaring magdulot ng pagkabansot at pagkamatay ng mga biik. Gayun din, purgahin po natin ang inahin 2 linggo bago manganak. Magbigay po tayo ng 1 sachet ng Latigo 1000 kada inahin. Ang pagbubuntis po ng inahin ay higit kumulang 114 days. Pagdating po ng ika-100th day o 2 linggo po bago manganak, ilipat na po natin sila sa farrowing crate o paanakan. Ngunit bago po natin ilipat, sabunan at paliguan muna ang suso at puwerta nito. Siguraduhin ding malinis at tuyo ang mga kulungan. Mag-disinfect po muli gamit ang microban upang maiwasan na maimpeksyon ang inahin at ang mga biik na lalabas pa lamang. Yan po ang lesson natin sa araw na ito. Sina Doc Ariel na po at Doc Ruth ang susunod sa pagbabalik po ng K+.